Sa ating pagmamotor sa lansangan, malayo, minsan malapit, maraming nadadaanan, nilalagpasan, hindi kapansin-pansin at naging normal na lang sa ating paningin. Sa araw-araw na pagising natin papasok sa kanya-kanyang trabaho at pupunta sa kani-kanilang pupuntahan, marami tayong marahil isinawalang bahala dahil sa ating kanya-kanyang gawain. Simula nang pumutok ang pandemic sa buong mundo at nag-declare ng lockdown sa ating bansa, ay marami ang naapektuhan ng pamumuhay at isa na rito ay ang mga jeepney drivers natin. Good day mga komotonista! So for today, mag-iikot po tayo para tingnan o kamustahin ang ating mga drivers na nasa lansangan. So hanggang ngayon kamotonista, we're still all under GCQ. Meron akong nakita dito nung isang araw mga drivers din natin na ayun nga sila. So guys, hindi muna yan. So may ibang nadadaan din po rito, kung napapanood nyo to, sana tulungan din natin sila. Mamaya babalikan ko na lang sila. So guys, nakita naman natin yung sitwasyon nila, no? Sana yung mga may kapasidad na tumulong, sana tulungan natin sila kasi kawawa naman ang pamilya nila. Kung tayo nga, yung iba nga na hindi driver, nakakapagtrabaho pa, nahihirapan, sila pa kaya na nawalan ng trabaho? Kaya sana wag po natin silang kalimutan at ma-exempera na lang. Alam kong halos lahat naman tayo ay dumating sa punto na nung tayo estudyante pa, yung mga nagko-commute, minsan din tayong pumara, sumakay, at nakihatid nila tayo sa mga pupuntahan natin. Kaya sana wag natin sila makalimutan. Siguro it's time to pay them back sa mabuting paraan na makaganti tayo ng hindi man utang loob, pero alam nyo na, lahat naman tayo sumakay sa kanila nung dati pa, lalo na nung estudyante tayo, maski na yung mga parents natin. Mga guys, nag-U-turn po tayo kasi nung papunta po tayo sa kabila, nakita ko po sila nasa kabilang side po pala sila, kaya humigit na lang ako. So by the way guys, meron akong dalang konting mga supot, pantawid, pantulong sa kanila, pang makatulong sa kanila maski konti sa mga pamilya na rin nila. Dun sa mga madalas dumaan dito, ang lokasyon po nito, pag lagpas ng Blumentritt, bandang Blumentritt, yan. Uy, may patay. So ito nga, bandang paglagpas ng Blumentritt, tapos merong parang punerarya ilalim ng LRT, papuntang north sa may Caloocan. Kung may mga gustong tumulong, mga magbigay, tapos kulang kayo sa manpower, pwede rin po akong sumama sa inyo, tumulong para magbigay. Message nyo lang po ako, huwag po kayong mag-hesitate, decidido po tayong tumulong. Laban natin to lahat, hindi lang po ng ilan. Kanina guys, nakapag-abot na rin tayo kanina ng tulong doon. Medyo marami rin sila kaya naubos tong dala ko.
mga placard, yan. So mga guys, yan po yung mga dapat natin tingnan pag dumadaan tayo. Yan yung mga placard na may mga nakasulat na nanghingi sila ng tulong. Huwag po tayo matakot tumulong. Huwag po natin silang daan-daanan lang dahil tao rin sila. Yung mga nakakalubog dyan, sana alam nyo na yun, guys. Wow, different ligo. So, inulit ko, guys. Ilalim ng LRT. Papuntang Caloocan. Kabila lang to ng Abad Santos. Ayan. Yan po. Sila po. Ilalim ng LRT, mga kamotonista. Marami po sila. Ayan pa po sila. Yan po. Next time po, mga kuya. Dadaan po kami. Konti na lang po dala ko. Kaya pagpasensyaan nyo na po. Next time na po. Dito, dito. Si kuya naging siya lang. Bigyan po natin siya ng konting tulong. Anong ruta nyo, kuya? Baklaran. Gano'n nakatagal kayong ano, ganyan yung sitwasyon? Napakalabuhin kami yung mga naantay na lang natin yung kailan kami pa kihayin. Eh, paano kung kayo nakakatawid pang araw-araw nyo? Eh, kasi rin yun eh. Hindi na lang. Nakit dito. Yung mga jeep nyo ba, papalitan na ba yan ng bago? Yung mga pamilya niya, saan natutulog? Asan? Yung pamilya niya, saan? Ah, Caloocan po. Ha? Caloocan. Ah, Caloocan. Eh, ba't kayo nandito? Eh, ano, wala ka. Discarte na lang. Ah, pero yung binabihan niyo yung jeep nandito? Ito. Ah, ito. Ito mismo. O, kuya, may bibigay ako sa inyo, pero konti lang to, pang tawid ano lang. Bigyan mo lang sa pamilya mo, ha? Kaya pagpasensyaan nyo na. Oo. Oo. Salamat, kuya. Okay. So ayun, guys. Ayun po ang sitwasyon nila. Kaya sana po matulungan natin sila. Nananawagan po ako ulit. Bali, basta po tayo. Kaya puputulin ko po muna tong video na to at kuha po ako ulit ng ating magpamigay ng pagputulong. I'll see you on the next video. Hi, ito po yung second part ng video natin. Nakakuha na po tayo ng refill para sa ating mga kababayan na chauffeur. Ikot-ikot po ulit tayo. So medyo kumulimli po mga guys, sana magkumulan. So hindi ko po alam kung anong street to, mga kamatalista. Papunta po ito ng Dumen Trip sa may Shines General Hospital. Hanap tayo dito, baka meron din mga jeepney drivers. So eto po sila. Okay, ang tawid lang. Saan po ruta nyo? Dito ka po, siya na nga. Baklaran po. Salamat po. Salamat po, so. Okay.
Ay, naku, kulang. Wala na. Diabot. Thank you. Okay. So, ayun po mga kamotonista. Pasensya na po mga kuya. Kinulang po tayo. Hindi ko po alam na gano'n sila karami. Ang dami pala nila. So guys, puputulin ko muna itong video na ito. Itutuloy po natin ito ulit bukas kasi medyo madilim na po at wala na rin po. So guys, ito yung third part ng ating video. Bali, may kasama na rin ako. Nagdala kami ng konting mga pamimigay ang tulong natin sa kanila. Magtatanong tayo ng ilang katanungan para malaman din natin kung kamusta na sila. So, matanista, pupunta po natin si Manong. Magtatanong lang po tayo ng ilang katanungan. At magbibigay na rin tayo ng konting support, tulong, pantawid. Anong? Ilang taon na po kayo, kuya? 43, sir. 43. Ano pong pangalan ninyo? Jude Bernalis. Taga saan po kayo? Taga Caloocan. Saan po sa Caloocan? Sa Litrio. Okay. Ilang taon na po kayong chopper? Ako, nagmamaniwa ako mga 15 years. 15 years. Ano pong ruta ninyo? Ano? Rotunda, Blumentre, Baclaran. Okay. Bukod po sa panglilimos ngayon, may iba po pang pinagkakakitaan kayo? Wala, sir. Pamamaliho lang talaga. Yung asawa niyo? Pamamaliho na, G. Okay. Yung asawa niyo po? Hiwalay po ako sa asawa. Sino pong nag-aalaga ng anak niyo kung okay lang sa inyo? Hindi, sir. Wala naman akong anak. Oo. Nakadalawang asawa na ako. Wala akong anak. May balita po ba kayo kung kailan kayo makakabalik sa pamamasada? Sabi nila sir, Monday lang. Pero puro na lang, sasunod naman Monday. Extend naman ulit. Na-extend. Puro extend. Okay. So, may natatanggap po ba kayong tulong mula sa ahensya ng gobyerno o sa gobyerno mismo? Ako sir, wala talaga sir. Yan lang, maasa lang kami sa hingi-hingi. Okay. So, nakakamagkano po kayo sa isang araw? Minsan sir, kami, mampay. Naghahati kami dalawa. At pinaghahatian ninyo. Okay, kuya. May huling tanong na lang po ako, no? Sa tingin niyo po ba, kuya, may dapat pa po bang sisihin kung bakit kayo namamalimos dito sa kalsada? Kung dapat po bang sisihin ang gobyerno o yung pandemya? Sir, hindi naman ako pwede makapag-sisi sa gobyerno natin. Kasi, tulad ngayon, wala kaming biyahe. Mm-hmm. Hindi naman tayo pwedeng... Hingi-hingi na lang, sir. Ganun. Okay. So, pero sa sarili niyong opinion, dapat okay lang ba naman sisihin o dapat pa bang magsisihin o hindi na? Sige sir, okay lang kung hindi niyo masagot. Ano lang naman po yan para po makita po ng manonood kung ano pong saloobin ninyo. Ganito po ang isa sa sitwasyon ng ating lansangan na tumatawag ng pansin na madalas nalalagpasan lamang. Hindi po sapat ang tulong mula sa ibang motorista at sa dami po nila ay sigurado na hindi lahat sila nabibigyan.
Nais po sana natin itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat isa. Pero dahil sa pandemic, ay lalong pinahirap ang sitwasyon. Dati, tayo ang pumapara at nakikisakay sa kanila. Ngayon, tayo na ang pinapara nila. Hello, Matanista! So, thank you sa pananood sa aking vlog for today. I hope naging makabuluhan ito at makatulong sa ating mga jeepney drivers na nasa lansangan at namamalimos. Itong vlog na ito ay para din po sa mga mamamayan na gustong tumulong para alam nila kung saan matatagpuan at kung ano-anong tulong ang pwede nilang maibigay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, peace, subscribe, and like. Boosh!